Honda Click version 2. 125 FI cleaning, tapos palit na rin ng fuel filter. Linis ng intake. Intake manifold tsaka throttle body tsaka yung tag dito, injector. Yung po ang ginagawa natin sa FI cleaning. So tinanggal ko na yung cover dito. Tinanggal na namin yung cover para mabilis na ma-access yung ano natin. That's true man. Ando mo. Do siya dito. Saba. Uy, saba. Saba. Sira. Yan, pa cleaning na tayo. Ate mo, may ano pa rin yan. Ay, tanggalin pa natin. Diba? So, kahapon, hindi talaga ano yun. Ano? Hindi, talaga na hindi sa baka yun. Hindi sa baka yun. Ano yun? Ano na talaga yun? Sunburn. So yun guys, makikita nyo kung... Dapat hindi nalalabas yun. Okay. Yung dito, hotlot. Hindi. Nawala yun. Hindi na yung kamikya filter eh. So ito na makikita nyo kung paano mag-epi cleaning. So sa mga nakakaalam, simple lang daw. Pero sa mga hindi alam talaga, huwag nyo na subukan. So papalitan muna namin is yung fuel filter muna tayo. So ito, tanggalin nyo muna to. Yan, yung pin na yan. Be careful kasi na ano to, napuputol. So gamitan nyo ng pinakamalit na flat screw and then sikwatin mo pataas bago nyo hugutin ha. So yun, ang gagamitin natin is 10mm na ano? T-wrench. So yun lang. Nakikita nyo, fuel filter to guys ha. Makikita nyo rin yung itsura ng fuel pump dito pagkataas nito. Yan, yung bracket niya. Kaya tinututo ko guys para sa mga gusto mag DIY dyan. Yun. Kayang-kaya nyo to. Basta subaybayan nyo lang yung video. Like and subscribe. So, yun nga. Don't forget guys yung like, subscribe and share. So, para makatulong naman kayo sa ekonomiya ko. Yan, dinatanggal. So, ano, ingat lang sa pagtanggal ng fuel pump. Yan. Yan po. So, ano mga tatanggalin natin dyan, Dave? Fuel filter yan. O-ring. Tsaka yung... Ayun, guys. Nandyan na rin yung float. Magkasama na po yan. Yan. Yung yung pinaka-fuel pump niya. So pagka sira ba ang fuel pump niyan, Dave, anong mga ano, anong tendency pag ano? Hindi under siyempre, kalyado siya, and then, pwede ba siyang umandar, tapos namamatayan din siya? Pwede rin yun, di ba? So, ang basic natin ngayon is, kailangan palitan yung fuel filter lang muna, for maintenance lang po. Okay? So far, wala pa naman siyang nararamdaman. Pero makikita yun, namamalya siya. So, makikita niyo yung fuel filter. Kung mapapansin nyo is marumi na siya. So ito yung bago. Stock line po siya. So yan po yung bago. So malinis na malinis. Okay? And then sabi ng ating technician. Yan. Sabi ng ating technician is mas magandang ginagamit natin ang leaded. Mas magandang ginagamit natin is sa unleaded lang. Kaysa premium daw guys. Kasi ang unleaded, yun, mahirap sunugin pero walang dumi. Pero unlike sa premium daw, is mabilis sunugin pero mas maraming natitirang carbon. Yan ang disadvantage saka advantage. Sa takbuhan, maganda ang premium pero yun nga lang, may disadvantage rin pala regarding sa motor, sa ating Honda Click. So yun, binabalik na natin guys. Plug and play lang naman yung ano natin na fuel filter. Yung fuel filter kasi madali lang siyang tanggalin. Huwag niyo pong kakalimutan na igabit yung o-ring. Don't forget yung o-ring sa fuel filter ha. And then sa fuel pump. Yan yung be careful guys kasi ano, yung o-ring na yan, kapag hindi lumapat ng maayos, tumatagas po siya. Mapapansin nyo, tatagas siya rito. Kapag hindi malapat na maayos. So yun, balik na natin yung bracket natin.
Yun, may, sundan nyo lang yung video natin para makapag-DIY kayo sa fuel filter. In case na may maramdaman kayong pamamalya or namamatayan kayo. So, wag agad na... Saan kasi, fuel pump agad yung hatol ng ibang technician. Siyempre, depende rin kasi. Depende sa pag-check siguro. Yun, ha. Kung na-check talaga ang fuel pump, eh siyempre, fuel pump na yun. Pero kapag umaandar naman yung fuel pump, tsaka mapapansin nyo guys, kapag umaandar yung fuel pump, mamaya, i-demo ng ating... ang ating malupit na mekaniko sa motor. Yan. Hindi mo kung paano masasabi na gumagana yung fuel pump. Okay? Parang ano rin kasi yan eh. Parang sa four wheels din sa amin kasi. Pag gumagana yung pump, marikinig mo yung ano. Ing! Parang ganun. Pag binipag-inon mo siya, magkakaroon siya ng priming na tinatawag. Magpa-priming siya. Ayan, nakikita nyo? Binalik na yung ano, yung socket ng fuel pump. Yun. And then, yun, diretso muna tayo sa... Yun. Yun, binalik na yung ano. Ayun na guys, ha? Be careful dito sa blue na to. Yan. Kailangan maayos yung pagkasikwat mo. Yan, mararamdaman mo kasi guys, pag hinawakan mo to, Pag inon mo yung susi, nagpa-priming. Ibig sabihin, umiikot. Umiikot siya. Ayan, may tubo pa. Tubo na maba? Anong tubo mo? Kahit mapayat? Kahit mapayat? Ay, wala. Oh. Ayan, ayan yung sinasabi sa inyo, guys. Ayan. Kailangan talaga guys maayos yung pagkalapat tsaka pagkahigpit yun sa ano sa pump na yan kasi ano siya maselan lalo kung ano kasi minsan ang sistema kasi minsan natin is salpak natin tapos sarado agad natin so pagka nagpakarga yung customer pag nagpa full tank tsaka kahit na hindi mag-pull tank, kahit nag-under lang siya, hindi mo agad mapapansin kasi kinuberan mo na. Kaya mas maganda, i-testing mo talaga siya na naka-open pa. Para makita mo kung meron siya o wala na. Kasi naka-encounter kami nung nakaraan dyan. Ano, tabi ito, Vespa na modelo. Fuel filter din ang pinapalitan niya. So, nagpakarga siya. Ang nangyari, nung nag-pull tank, umaapaw siya kasi dun tumatawag sa fuel pump. Sundan nyo lang yung ano nyo. Sundan nyo lang yung video. Madali lang siyang gawin. Yung nga lang, careful lang talaga kayo. Kasi alam nyo na, pagka pumalpak yung gawa nyo sa motor nyo, gastos ang labas. Sa iyong ngiti ko'y nahumaling anong oras na mundo ko'y rumirigil pangit ang boses mo so yeah. Try again and try again and try again hanggang mawala siya. Yo! Wala na.
Dave, magano nga palit natin ang fuel filter? Tama yung pag-cleaning. Hindi, yung fuel filter. Pag-fuel filter lang. Hindi. Package na yun. Package na yun? Okay. Magkano ngayon? 400. 400? E, pag-cleaning natin guys na package is 400 po. Plus, yung ano natin gagamitin natin na extreme carburetor cleaner. So yun, okay na guys. Yun nga, yun ang lagi naming warning sa inyo at saka note. Be careful and then make sure na wala siyang tumatagas dito. Okay? So yun, sa FI na po tayo. Natanggal niya na po yung mga sakit ng... Anong sakit yan? Total body. Total body na sakit, no? Sakit ng TPS sensor. TPS sensor, tsaka ano? Yun. Yan, so guys, be careful lang sa mga sakit natin kasi napupunggal yan pagka ano, pagka pinilit mong hatakin tapos hindi pa naka-release yung lock. Kaya tinututok natin to guys para matututunan nyo paano mag-FI cleaning. So kahit na marunong kayo, dalhin nyo pa rin sa amin ha. Kasi mawalan kami ng trabaho eh. Yan. Yo, malambot. Matigas na ako ng iris. Nalakoy kami kasi kahapon na matigas eh, no? Oh, tatanggalin na ni Dave yung ano? Yung injector. Ano naman Dave pag ano, sira yung ano, injector na yan? Palit na. Pag sira na yan, palit na siyempre. Ano mga... Yung magpapalinis sa injector at hindi advisable yun. Anong sintomas niya pagkapalitin na siya? Siyempre hindi under, no? Palyado. Pero under siya? Under. Okay. Okay. So, ganun lang pala kasimple yun, i-sprayan mo lang siya yun. I-sprayan niya lang. Okay. Nasira ko pag premium na yan. Mas mabilis pala ang lifespan niya. Mas mabilis pala ang lifespan niya pagka premium ang gamit mo. Kaya ang recommended naman talaga sa ano natin is unleaded. Unleaded talaga. So yun, no? Tapos na yung tapos na linisan yung natin. Injector, ito po yung injector. So ang ginagamit namin is extreme carburetor cleaner. Injector ng kotse, iba eh. Injector kasi ng kotse, iba eh. Iba yung tura. Ito, iba rin. Diba? So yun, ang unang tinatanggal ng technician is sa mekaniko is yung cable muna, siyempre. Cable ng throttle body natin. Yan. Yan. Sa taas. And then, sa baba. Shoutout nga pala sa may-ari nito ha, sa boss nila. Salamat sa tiwala nyo, sir. Salamat sa pagtiwala nyo sa pagpapagawa ng sasakyan nyo, ng 4 wheels, saka yung 2 wheels nyo. Yun. Ang dumi pala niya, no? Ito mo, madumi. Dumi, no? Ayun po, guys, oh. Kaya napakahalaga po ng FI cleaning po. Kung mapapansin nyo, hindi kasi masyadong kita yung loob. Kasi medyo mumurahin lang yung cellphone natin. Ayun o, mapapansin nyo. Yung sa loob, ang dumi o. Ayan, kaya mahalaga po ang FI cleaning. So yun. Binilinisan na rin po yung ano, intake manifold niya. Yan po. Yun. Nawala na yung mga bugo. Tingnan mo yung lumabas po. Ang dami. Kapal nung ano lumabas. So. Ang
Careful lang po kayo guys kasi pagka spray nyo ng carburetor cleaner, careful lang kayo baka tumalisik sa mata nyo. Okay. Yun, makikita nyo yung dumi. Yun, malinis na siya. Careful sa pag-spray ng carb cleaner, masakit sa mata. Oo, masakit kasi sa mata yung carb cleaner. Sabog na kami sa mata. Oo. Tsaka malakas yung impact kasi. Tsaka ano, mahapdi siya sa balat. Kaya kailangan, medyo iiwas mo yung mukha mo kasi ito lalo kung baby face ka. Masisira yung pagiging baby face mo. Hindi lang kasi makita yung pinakabutas guys eh. Pasensya na kayo sa ating camera kasi medyo mumurahin lang to ha. Yan. Pero malinis na po siya kanina kasi ang dumi. Ayan, tinanong. Malinis na siya. Ayan na po. Tinatanggal na po yung ano natin. Total body para malinisan yung ano. Yun. Para mabugaan din ang carburetor cleaner. Shoutout nga pala sa ating mekaniko dyan. No? Si ano, si Dave. Ang aming Briton na mekaniko. Sa mga naghahanap ng ano diyan, Briton na mababang asawa, yan si Dave. Handa ba kayo sa package? May package din po yan. Ang dumi po wala. Kung makikita nyo, ang dumi talaga. Kaya mahalaga talaga pala ano, e-pipe cleaning. Yung wala namang do and don'ts dyan guys eh. Basta in-spray niya lang. So be careful lang doon sa mga sensor siguro. Pero yun oh, yun lang naman pag i-spray niya. Yan, makikita niya. So yun, kailangan doon tayo guys mag-spray sa ano, sa may oil catcher natin para diretso yung dumi dun sa ano. So, para hindi tayo nagkakalat ng ano. Ng karumal-dumal sa ating kalikasan. Yon. Ngayon ko lang talaga na-realize na mahirap maging cameraman. Basahan? Hindi, ako niyan. Meron doon o. Ang daming nilabas ko. Basahan? Doon sa may, ano, sa kadi mo. Sa? Sa kadi mo. Yung anong magandang basahan niya kasi... May artista natin ngayon yan eh. Shoutout nga pala sa boss namin. Sir! Bahala ka na. binubuo niya na ulit yung ano, turtle body tsaka yung anong tawag din? Esa? Yung mahaba? Manifold. Yeah, yung manifold. Intake manifold na yun. Patapos na yun ah? Oo, patapos na siya. Hindi lang na-realize na mahirap talaga maging cameraman. Yun. Binubuo niya na. Galing gumamit ng D-range, no? Huwag ka na maghanap, okay na raw! Ano yung dalawang sensor dyan, Dave? DPS sensor, tapos... IEC to eh. IEC, okay. Automatic IEC. Hmm. So, ang TPS kasi guys, ito yung nagmo-monitor ng pag-open ng butterfly niya. Tama ba ako, Dave? Oo. So, rekta kasi yung nakakunik yun sa butterfly. So, yun. Tapos na. Kakapit na lang ulit. Ganun na po kasimple mag-ano, mag-e-pipe cleaning guys. Sa mga marunong ko ha. Sa mga gusto mag-DIY. So, yun, panoorin nyo po ng maigi yung video guys ha.
malinaw naman po siguro yung camera. Na yun, yun. Nakakabit na natin yung throttle body. So yun. Malinaw naman siya. Kung anong huling anong pinakahuling tinanggal nyo? Yun ang unang ikakabit nyo. Reverse lang po yan, guys. Baga, pero kung makalimutin ka, siguro wag mo nang tanghalin kasi malilik yung pyesa. Tapos mahirap kabisa din kung mahina ka sa pagkakabisado ng mga parts. Yun o, kitang-kita naman, guys, diba? So, medyo dumidilim na kasi, kaya medyo ano ba. Lumiwanag si Martin na himik. Yan, binabalik na po yung ano, injector. Kahapon kasi, nag-vlog na kami nito, guys, ng ano, FI cleaning. Honda Click din, 150 nga lang. Kaso hindi ko lang in-upload kasi naguguluhan ako sa mundong ibabaw. Maganda ang gulo ng pagkakuha natin. So ito, yun, medyo quality na siya. Dahan-dahan na swabe ang galawan. Ha? Hindi ba rasa dito? Makano? Okay. Marunong ka pa sa bumubuo, no? Ayan po, guys. Yung injector, guys. Yung sakit. Kabit nyo na yung fuel hose niya. So, yung clip niya, yung blue. Yun. Yung TPS sensor, yung sakit, saka yung isang sensor, kabit nyo na rin. Injector sensor, sakit, yun. Kabit na rin. Tapos ito. Yun. Ganun lang po ka bilis. Yun. Ganun lang po siya kadali ikabit at baklasin at bilisan. Sa mga nakakaalam po ha, sa mga marunong at may idea sa motor. So yun, ganun lang po, guys, ang pagpapalis, pagbilis ng FI. Yun po ang tinatawag na FI cleaning. So ang ginawa natin is palit ng fuel filter, tapos linis ng throttle body tsaka intake manifold, and then linis ng injector. Yun po ang FI cleaning po. Yun po ang package natin sa FI cleaning. So yun, babalik na po yung mga cable, tapos na po siya. Papandar nila lang po siya ng mga 1 minute o seconds lang para makita kung may leak or wala. Pero yun, ipinandar naman ng ating technician.